Ay isang mapagpalang araw po muli mga idol. Welcome back po muli sa ating channel. Ang ating gagawin po ngayon mga idol ay para sa mga idol natin may hilig sa mga pailaw o yung mga DIY na pailaw ng kanilang mga motor. So bali ang ating gagawin po ay ang tinatawag na DIY wigwag light o DIY dancing light. Ayan. So bali ang ating pong kakailanganin mga idol ay itong 5 pin relay at ang placer relay. Ayan. Ngayon mga idol ay umpisa na po natin mga idol. Ayan. So bali itong ating pong gagamitin 5 pin relay. Ayan. Ito isa lang po mga idol, isa. Ayan. So bali ito po mga idol mayroong limang terminal o limang paa. Ayan. So bali ito po ay may kanya-kanyang number. Ayan, ito pong pin na ito ay ang kanyang number 30 o ang kanyang common. Ito naman pong sa gitna ay ang kanyang 87A o ang kanyang normally close. At ito naman pong nasa taas ay number 87 o ang kanyang normally open. Ito naman pong nasa magkabilang side ay ito po ang kanyang trigger. So bali number 85 at number 86. Ito pong number 30 at number 87 ay normally closed nga po. Kapag wala pang supply na pumapasok dito na 12 volt at hindi pa siya nagtitrigger, ito pong number 30 at itong number 87 ay connected. At kapag pinasukan nga po ito ng 12 volt na supply, ang number 30 ay mapuputol sa pagka-connected niya dito sa normally closed at lilipat dito sa normally open sa 87. Ayan, so bali yan po ang ating 5 pin relay. At ito naman pong ating placer relay ay may dalawa ring paa. Ito po ay may sign na letter B at ang letter L. Ito pong letter L ay papunta po sa load side. At ito naman pong letter B ay ang kanyang battery side. Ayan, so bali umpisa na po natin ang pagkakabit ng wiring mga idol. Ayan. So bali ito na nga po. Itong side na ito ng ating 5 pin relay socket, ito ang kanyang number 30. Ayan, so bali kabit natin mga idol. Ayan, so bali itong number 30 mga idol, itong may wire na kulay puti, ito ay papunta sa battery. Dudugtong natin ang wire mga idol. Ayan. Ang isusunod naman po natin mga idol ay itong kanyang number 85. Ito naman pong number 85 mga idol, ito po ang kanyang gagawin nating negative. So bali itong number 85 at 86 mga idol wala po problema kahit magkabaliktad kung ang alin ang kakabit ninyo sa positive o alin ang kakabit sa negative. Ayan. Ang next naman po natin ay itong number 86. So bali itong number 86 po mga idol, ito ang ating ikakabit papunta sa placer relay. Ito po ay ating ikakabit sa dito sa may sign na letter L o sa kanyang load side. Ayan. Ito po number 86. 86 ng ating relay.
Ayan. Ngayon naman po mga idol, dito naman po tayo sa ating normally close ng ating placer, ng ating 5-pin relay. Ito pong number 87A o ang kanyang normally close ay ikakabit natin sa light number 1, sa positive ng light number 1. Ayan. Ang isusunod naman po natin mga idol ay itong kanyang number 87 o ang kanyang normally open. At ito po ay ikakabit natin sa positive ng ating light number 2. Sa positive ng ating light number 2 mga idol, doon natin ikakabit. Ayan. So bali nalagyan na po natin ng wiring ang ating 5-pin relay. Ang isusunod naman po nating lalagyan ng wire mga idol ay itong ating battery side ng ating flash relay, yung may sign na letter B. Ayan. Yan, so bali nalagyan natin ng wire mga idol. Ngayon mga idol, itong ating battery side ng ating flash relay ay papunta po sa battery. So bali ito po ay ating ikakabit dito sa wire na galing sa number 30 ng ating 5-pin relay. Atin pong pagsasamahin ang battery side ng ating flash relay at ang number 30 ng ating 5-pin relay ay ating pagsasamahin. At ito naman po ay pareho positive at papunta sa battery. Ayan, so bali na ikabit na po natin ang kanyang mga wiring mga idol. So bali ating pong testingin, kabit na po natin sa battery. So bali ang number 85 nga po ng ating 5-pin relay ay papunta sa negative, at ang negative din ng ating ilaw ay papunta rin sa negative ng ating battery. Ay atin na pong pagsasamahin. At ito po ay ating ikakabit sa negative ng ating battery. Ayan. At ang ating isusunod naman mga idol ay itong ating positive. So bali ito pong ating positive ay ating bago po dumating sa ating battery ay napakahalaga po na ating lalagyan ng fuse. Ayan mga idol, dapat lagyan natin ng fuse bago dumating sa battery para sa safety ng ating wiring o sa safety ng ating motor kapag ikinabit natin sa ating motor itong ating ginagawang dancing light. Ayan. At dito rin po na tayo magkakabit ng switch mga idol, na kung gusto natin patayin eh dito natin papatayin, at kung gusto natin paganahin ang ating dancing light eh dyan natin bubuhayin. Ayan, sa pagkakataong ito po mga idol eh wala tayong available na switch at saka BIOS. At ito po ay itinuturo ko lang po sa inyo, simpleng tutorial, kaya hindi po tayo handa. Subali kapag ikinabit po ninyo sa inyo mga motor mga idol eh ganun lang po ang gawin ninyo. Ayan, subali pagkagaling po sa number 30 at saka itong battery side ng ating flash relay eh maglalagay tayo ng switch. At pagkagaling sa switch, papunta sa battery, bago natin ikabit sa ating battery, eh lagyan natin ng fuse.
Ayan mga idol. So bali ito na po ating testingin. Kapag ito po ay ikinabit natin sa positive ng ating battery, ay gagana po ang ating magkakaroon po na supply ang ating 5 pin relay, at saka gagana rin po itong ating flash relay. Ayan, ating po testingin mga idol. Ayan, ayan na po siya mga idol. So bali gumana na po siya. Ayan. So bali ganyan lang po mga idol ang pag DIY ng dancing light o ng wigwag light sa ating motor. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating ginawang video. Ulitin po natin mga idol para masundan po ng ating mga idol na gustong mahilig sa ganitong video. Ayan. Umpisan po muna natin dito sa 5 pin relay. Ang number 30 po ay papunta sa battery o positive. Ayan, punta sa positive ng ating battery. Ito naman pong normally close ng ating 5 pin relay ay papunta sa light number 1 sa positive. Ayan, ang kanyang normally open naman po ng ating 5 pin relay ay papunta sa light number 2 sa positive din po. Ayan, ang number 85 po ng ating 5 pin relay ay papunta sa negative ng ating battery. Susunod naman po natin ay itong kanyang number 86 ay papunta sa plus relay sa load side. At ang kanya naman pong battery side ng ating plus relay ay papunta sa battery. Ayan, nakapag nilagyan na po natin ang supply o iniun natin ang ating switch na galing sa battery, ay magkakaroon ng supply ang ating 5 pin relay at pati ang ating flash relay. Pagdating nga po sa flash relay ay magpuputol-putol po ang ating kuryente. So bali yung number 86 po ay magpuputol-putol ang pasok ng kuryente. Kaya nangyayari nagiging on-off siya. Yan mga idol, kaya nangyayari nagpapalitan dito sa number 87A at 87 ang supply, kasi nga po nagpuputol-putol ang kuryente nito, nag on-off siya. Ayan mga idol, ayan, sana po ay nagustuhan ninyo. At sa mga bago pa lang po sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang mag-like, subscribe, at kung kayo nga po ay mahilig sa ganitong video, huwag nyo pong kalimutang pindutin ang ating notification bell para maging updated kayo sa susunod na video na ating gagawin. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa panonood.